Actually, umabot na ng almost 6,000 ang naging multi-millionaires. At ang good news, lahat yun, bago naging millionaires ang global, lahat siya rin nag-umpisa, nakapareho ninyo. Yung ba tipong walang alam, walang idea, hindi alam kung saan pupunta, merong kinidnap, merong sumama ng kahiyaan. Tama? Pero pagkatapos yung buong seminar, kapag naunawaan yung kung ano ang negosyo, isa lang sinasabi nila sa taong naging basa nila, salamat upline, buti, inimbitahan mo ko, nagbago tuloy ang buhay ko. Tama? Pero pala pa kanyang mga sponsor mo. Ako po, kung meron akong unang taong papasalamatan sa negosyong to, kung meron akong unang taong papasalamatan, malamang yung taong unang nag-invite sa akin. Yung tawag ko din, direct upline ko. I'm very thankful kasi po, kung bakit super gumanda ang buhay ko ngayon, I owe it a lot doon sa taong nag-invite sa akin. Kasi at first, tapatin ko kayo. So, umpisa po nito, pag inihibitan ka ng mga nag-invest sa inyo, naiinis kayo, nakakasar kayo, inukulit-kulit kayo, di ba? And then finally, pag binigyan mo lang yung sponsor nyo. During my time, 20 years ago, tuwang-tuwa po ako, buti pinagbigyan ko yung sponsor ko. Nung una, akala ko siya ang pinagbigyan ko. Pero na-realize ko na maganda pala itong opportunity na nakita ko, sabi ko, ang pinagbigyan ko pala sarili ko. Why? Lahat ng tao gusto maging successful. Do you agree? Yes! Lahat ng tao gusto magbagong buhay, pero hindi lahat ng tao nagiging successful. Kahit may maganda kang opportunity na nakita, hindi po sapat na gumanda ang buhay ninyo. Before, may kasabihan, para daw ang tao maging successful, kailangan open-minded ka. Naging open-minded ka, masipag ka, gusto magbagong buhay, pero kahit anong sipag mo, at gusto kong magbagong buhay ninyo, pag wala kang tamang opportunity na nakita, wala nang nangyayari. Kailangan meron kayong right vehicle na sinasabi. Tama? At ang global po right now, this is the right opportunity. Why? Number one, walang requirements masyado. Hindi pag-uusapan kung anong background nyo, kung anong profession mo, kung anong kulay ka, anong relihiyon mo. Ikaw ba'y mayaman, matalino, mahirap, mahiyain? Hindi pag-uusapan kung ano ang mga sitwasyon ng buhay ninyo. Sa global, equal ang opportunity. Kasi basta may pangarap ka lang, at willing ka matuto at sumunod ka sa tamang sistema ng AIM Global, I can guarantee you, your dreams will come into reality. Yeah. Do you agree? So noong una, akala ko pag mayroong tamang opportunity, kayaman na. Pero masasabi mo, ang AIM Global right now, this is the right opportunity. Pero bakit hindi lang ang tao umaattend yung mayaman? Parang conflicting, no? O akala ko ba ang AIM Global, right opportunity? Bakit hindi lahat ang tao umaattend yung mayaman? Kasi meron palang kulang. Kapag sinabi mong right opportunity, meron kadikit yun. Kailangan pala nasa right time ka rin. Everybody say right time. Right time. Kahit right opportunity ang global, kung hindi yung pa right time, yung magiging successful dito eh. What do I mean? May umaten sa global, gusto magbagong buhay, pero hindi magmi-membro. Ayaw mag-join. Bakit? Hindi pa ho niya right time. Kasi malamang yung iimbitahin nyo, kahit hindi pa right time, nag-i-enjoy pa sa employment niya. Iba naman dyan, nag-i-enjoy pa sa trabaho niya o sa negosyo niya o sa anong ginagawa niya sa buhay. Okay? So, hindi pa rin right time. So, pag meron palang right opportunity at right time, parang kayo. Ang iba sa inyo kaya right time na kasi sawala kayo sa employment niyo. 20 years ka ng employed, wala nangyayari. Nag-business ka, ilang business ka na nalugi. Nag-network ka sa ibang kumpanya, wala nangyayari. Nung nakita mo yung marketing plan ng AIM Global, malam sabihin mo, this is my right, this is the right time for me. Correct? Yes. Pero hindi pa rin pala sapat yun. Akala ko, pag may right opportunity, at the right time, magiging successful ka na. Guys, meron pa ng ulang. Kailangan pala, right person ka. Tanong, are you the right person? Yes! Ano yung right person? Ikaw yung tipong tao, gigil na gigil, mako yung mga pangarap mo, willing mo sundan yung mga nauna sa'yo, willing kayo sumunod sa mga tinuturo ng AIM Global sa aming sistema, at tagay kayo right person. And believe me, kapag nasa right company ka, right opportunity, at the right time, and if you are the right person, guys, believe me, doon mag-upisa ang paganda ng buhay mo sa AIM Global. When we say right person, ibig sabihin, ito yan. Kapag right person ka, siyempre mag-build ka ng malaking network. Do you agree? Yes. Siyempre, right person ka nga, wala ka naman network, eh di wala din. Sabi natin, bago kayo makapag-build o kumita ng malaking pera, kailangan may gagawin kayo.
Gusto nyo kumita ng malaking pera, pero kailangan makapag-build kayo ng malaking network. Diba? Say network. Network. And when we talk about network, meron kang network of users, meron kang retailers, meron kang network builders. Pero mapapansin mo minsan, may kwento sa Englobal, kaya iba sa inyo na-excite. Pagdating sa Englobal, may nakilala, very successful. Talaga? 6 months pa lang yan? 1 year pa lang yan? Daang-daang libo kinikita niyan? Ang laki ng kinikita? Nakaka-inspire naman yan. Tama? Pero after a while, magugulat ka, yung taong iniidolo nyo, yung taong kilala mo, minsan nawawala. May kilala ko yung mayaman sa Englobal, pero wala na sa ngayon. Bakit? Kasi bumagsak yung network niya. Bakit bumagsak? Kasi minsan may kwento rito na pag meron kang tsamba, kaka-join mo lang pala sa Englobal, inibita mo yung left side mo, inibita mo yung right side mo, siyempre pag lahat yung sumama, kikita ka ng laking pera. Do you agree? Yes. Pero minsan, kapag minsan, lumalaki yung network ninyo, iba-iba ang ugali ng downlines. May mga pasaway, mataas ang pride, mataas ang ego. Konting attend lang sa Englobal, ayaw na kumatid, kumatid ulit, di ba? Sibirin, ito yung mga tipong taong kulang sa kalaman or knowledge. Pero bakit sa knowledge? Kailangan pala equal ito. Yung laki ng income mo, sabayan ang laki ng network mo, at sabay palalim ng palalim yung iyong knowledge o kaalaman. Kasi ang magpapayaman sa'yo sa Englobal, hindi naman yung 6980 para yumaman ka eh. Ito rin po yung pagkamaling alam ng ibang tao. Kapag nag-join sa Englobal, akala nila, yayaman na sila. Kaya minsan yung mga apres, sasabihin namin sila eh. Huwag kayong mag-promise sa mga downlines ninyo o sabihin mo sa downline mo, mag-join ka lang sa Englobal. Kahit wala kang gagawin, yayaman ka. Wala pong ganun. Ito'y pinaghihirapan. Tama? Ang Englobal po hindi mahirap. Ang Englobal ay napakahirap kung hindi ninyo alam ang gagawin ninyo. Kaya may mga trainings ngayon para yung mga bagay na mahirap, dumadali. And good news, the moment umating ka ng training na to, yung bagay na mahirap sa ibang tao, madaling-madali para sa iyo. Yeah. Alam naman ninyo lahat na ang confidence level ng tao, minsan depende yan sa alam nyo. Kung bakit nga equal ang opportunity, may mga taong nag-join sa Englobal, hindi matalino pero yumaman ngayon, inalam kasi nila ang sistema ng Englobal. Doon, kailangan malalim ang inyong kaalaman. Knowledge, if you know what you're doing, you have the edge. Lamang lagi ang may alam. Pakasabi nga, lamang ang may alam. Kahit nag 6980 ka, wala ka namang alam, hindi ka yaman dito. Kahit mag 3 heads ka, kahit mag 7 heads ka, o 15 accounts, hindi yan garanti na yaman kayo. Yaman kasi ang global, depende sa lalim ng kaalaman nyo. Do you agree? Yes. Kasi pag malaki na ang kaalaman ninyo, pag i-invite ka, unti-unti ang mga tao lalapit sa'yo. May mga taong gusto sumama sa taong alam nila na alam ang ginagawa. Ikaw ba'y pagkakatiwala mo yung 6980 mo sa taong hindi niya alam ginagawa? Ikaw ba'y pagkakatiwala mo yung oras mo, yung pangalan mo, sa taong hindi niya alam ginagawa? Of course not. Pero pag yung upline mo, o ikaw mismo, alam ang ginagawa, kahit sinong tao dyan, na inibitahan mo, kapag naramdaman nila na tiwala ka sa sarili mo at alam mo ginagawa mo, believe me, kahit anong mga profession nila, sasama at susunod sila sa inyo. Do you agree? Yes. So kailangan nyo pala mag-build ng malaking network. Paano makapag-build ng malaking network? Natural, may mga requirements yan. Ang sabi dito, becoming the person others will want to follow. Sino may mga taong gusto nyong sundan? Actually, itong librong to, itong topic na to, ito may galing kay John Maxwell. Pamilya kay John Maxwell? Yes. Isa sa mga tao, hindi ko na-meet in person, pero grabe po, every time binabasa ko mga libro niya, namamotivate ako. At na-confirm na ginagawa ko tama based sa mga teachings niya at sa mga motivations niya. Sa topic na to, marami kayo marirealize. Simple, pero pag na-realize mo, yun pala ang isa sa mga paraan para yung mga downlines ko ay magtiwala at sumunod sa akin. Kailangan pala alam ko ang sarili ko. Kailangan pala nag-upisa yan sa magandang pag-ugali. And when we talk about attitude, diba na say attitude? Attitude. Kung makapansin nyo, every time may mga topic sa mga speaker, hindi nawawala ang salitang ugali, attitude. Bakit po? Kasi attitude, malaking bagay yan eh. Pagpapakong baba. Kasi ang tao, dalawang klaseng attitude. Bad attitude and good attitude. Negative attitude or positive attitude. Diba na say positive attitude? Positive attitude.
Kailangan lagi yung positibo sa mga bagay na nangyayari sa iyo. Pag may mga bagay na nangyayari sa iyo, tingin mo ay pangit, hanapan nyo agad ng mga magandang bagay. I still remember, 2009, June of 2009, bumili ako ng kotse. Ang kotse yung bili ko, Toyota Fortuner, color white. Bili ko ng cash. 1.485 million cash. June yun, nangyari 2009. Dumating yung December 2009, ilang buwan na po yung kotse ko? 6 months, tama? Ang kotse bang 6 months, maganda ba yun? Yes! Imagine mo ito ha. June 2009, December 2009, ang kotse ko, 6 months pa lang. December 15, 2009, 11:15 p.m. from this office, sa AIC, pag-uwi sa bahay namin, sa Fairview, 11:15 p.m. It is my habit, kapag nagmamaneho ako at pag umuwi ako, wala akong driver, ako nag-drive sa sarili ko, pag umupagaba ako ng kotse ko, ako nagbubukas ng gate namin. Tama? E nasa main road kami. Pag bukas ko ng gate ko, basta bukas na. At pagbalik ko sa kotse ko, pa-awel. Bigla may sumulubong sa akin, no? Nakabulk ka pa, ganda. Ganda lalaki, ganda katawan. Sunulubong ako, gunpoint, bang! Alam mo sabi sa akin, umatras ka. Kaya ko, ha? Umatras ka. Isang hakbang mo, babariling kita. Sabi ko, ha? Yung makagalaw, kasi nakatutok yung baril sa mukha ko, di ba? At habang nakatutok yung baril sa mukha ko, umaatras din siya. At meron isang malaking lalaki, tumatakbo, sumakay sa kotse ko. Pawel, at habang sumasakay ka siya, yung nakatutok sa akin, umaatras, sumakay din. Tapos patas atras pa sila, grabe umalis, oh. Kinuha yung kotse ko. Ha? Kinuha yung kotse ko? Bigla ko humakas sa, ano ko, sa pitaka, sa bulsa ko. Kasi po, ugali ko, pero nag-drive ako, yung mga, ano ko, pitaka, cellphone, bilang ba ako yan, ayaw ko may store boy, di ba? Misa ka, nakahabot pa yung sapatos ko eh. Pero siyempre, pitaka, dalawang cellphone nandun. Nadala yung pitaka ko at cellphone. Meron pang 120 plus thousand yun. Kasi December 15, full tank, bagong change oil, power, diba? Yung likod ng kotse ko, parang bahay, mga damit ko, sapatos ko, babango ko, gano'n. E pati laptop ko, dala. Sabi ko, yari na. Yung laptop ko nandun. December 15 yan ha. Eh, December 18, ako po meron special training sa Tagbilaran, Bohol. Lahat ng training modules ko nasa laptop ko. Buti na lang, merong USB. Fast disk, buti na lang. Kaya naman sa kotse din. At habang lumalayo sa ko, yari na. Tama? Pero siyempre, trained ako eh. I've been the business for almost 20 years, trained ako na dapat yung mga tinuturo ko, ginagawa ko. Tama? Yung mga bagay na negatibo, pangit, lagi mong hanapan ng maganda. So, umpisa, aminin ko sa'yo, nakakasama ang loob yun. Tama? Wala, pa 6 months lang ang kotse ko eh. Tama? Habang umaalis siya, nataranta na ako, di ba? Tapos yung wife ko, Nel, pasok ka na nga. Hindi niya lang, ganoon ako. Ayaw mo pasok, bahala ako, ginagawa ko ng sama ko. Di wala, ina-hold up na ako dito. Alam pag isang kotse, sabi ko sa kanya, sa manog ko, ay, ako, Lord, thank you. Buti lang yung kotse ko nung inuha. Hindi buong bahay ko. Nangyari sa harap ng kotse ng bahay ko eh. Pangalawa, Lord, thank you. Mabuti lang, hindi ako binarelya. Kasi kung binarelya, malamang wala ko sa harapan nyo ngayon. Kung nandito pala ko sa harapan nyo ngayon, bulto ako. Para ganun ba? Pangatlo, Lord, thank you. Mabuti lang, hindi ako yung namumuha ng kotse. Ako yung biktima, hindi ako yung nabibiktima. Lies, pagdating ko po sa Bohol, December 18, nag-training ako doon. Full day training. At sa training na yun, siguro mga almost 2 hours, ang topic ko, doon lang sa incident yung nangyari sa akin. I-compare ko sa mga nangyayari sa mga distributors. And from that training, doon po lumabas yung pangalan Leo Kaduyak. Umate sa isa sa mga training, sa mga attendees noon, si Leo Kaduyak. Na nahirapan na during that time, nahirapan, puro complain kasi nga, price of the driver, walang pera, walang maniwala sa kanya, great na pinag-aralan.
But because of the trainings, ang daming laman ng mensahe at ang trainings ko, nabuhayan ang loob si Leo Kaduya. Bakit ko kinukwento sa inyo? Hindi ko pinagmamayabang, pinagmamalaki na isa ko sa naging instrumento ng paglaki ng grupo ni Leo Kaduya. Ang sa akin lang, alam ko ang bawat sa inyo, hindi maganda nangyayari. Kahit nakadito kayo ngayon, at the back of your mind, sa sitwasyon mo, marami kayong problema. Pero depende yan kung paano nyo titingnan. Kung ano ang problema na yan, tingin mo yung negative, hanapin mo ng positibo. At magugulat ka, isa yan sa mga katulong sa inyo paano paglumago ang grupo nyo sa Europa. Thank you. Sa iyo pa lang, bilang isang leader, networker ka, wala kayong choice. Mag-build ka ng malaking network eh. Tama? At daming humps dito, ang daming challenges, obstacles, rejections, discouragement na may encounter ninyo. Kapag nangyari yon, you have two choices. Mag-give up ka o maging challenge sa inyo yung mga bagay na yon. Wala kayong choice. Gusto nyo maging networker, kailangan maging positibo kayo sa mga bagay na nangyari sa inyo. Kapag positibo ka sa nangyari sa inyo, ang negosyo sa Global ay dumadali. Ang nagpapahirap sa mga distributor ay mga distributor din. Kasi lahat ginagawa nyo komplikado. Positibo? Paano maging positibo? Eh, nag-invite ako ng prospect ko. Sinabi ko, umati sa training ang speaker si Mr. Limpin. Eh, umuo sa akin. Tapos, last minute, magka-cancel. Nangyayari sa inyo yun? Yes. Very frustrating. Nakaka-frustrate yun. Pero hanap mo ng positibo. Ay, wala na siya. Umalis siya, umuwi siya. Hindi dumating, okay lang. Instead na umuwi ka, tama ang ginawa mo, umati ka ng seminar ngayon. Tama? Kesa naman, asama ang loob mo, pag-uwi mo, nasa jeep ka pa, nasa bus, ha? Wala nang yan, di ba? Naaway-away nyo pa, di ba? Yung pain na narandaman mo, instead na ma-motivate ka, daladala mo yon. At kapag dala mo sa bahay yon, damay-damay na yan. Di ba sa mga loob mo? Kasi in-absorb yung negative, pag-uwi mo, sa bahay mo, oh, honey, sabi sa lalaki ka, di ba? Oh, asahan, mama, pa, kumusta? Saan magaling? Hey! Ganun ang tatanungan kang galing. Diba? Imagine ninyo, pati yung asawa mo sumasalubong sa'yo, dadamay. Diba? Huwag naman humarang-arang dyan pag ito masama itulok. Sabi mo, bahay, grabe naman ito. Kinukumusta ko lang, kumusta na siya kasi umuulan at matrafik. Nagalit pa sa akin. Imagine mo, pagka-negative mo, idinamay mo yung asawa mo. Hindi mo alam yung asawa mo na apektuhan. Grabe naman ito, masawa ko ito. Tanong ko lang kung saan nagpunta, kumakasigaw, di ba? Eh, dumating yung anak. Good evening, nai. Kumain ka na ba? Ha! Ano kumain? Titingnan mo ako dyan. Isa ka bang bata ka? Di ba naman napapasin mo? Isa ka bang bata ka? Tumabit-tabi ka nga dyan. Eh, ano kumain? Kaya pa kumain? Ano ko sa nalang... Di ba, alas 11 na? Natural kumain na ako. Baka tanong-tanong ka pa. Sabi nung anak, grabe naman ito. Si mami. Concern lang ako, nagtanong ako kung may nasa, nasigawan pa ako. Nakakasama ng loob na masumami. Naglalakad. Bakit yung puso kapatid? Ate, may assignment ako eh, pwede mo tulungan? Hey, assignment ko, bahala ka kung masasabi ko! Magpasuto ka sa iba, patulong sa amin ulit! Yung bata kapatid, dinamay. Nakapasin niyo? Bata kapatid, gusto mag-review, mag-aral, hindi nadamay siya. Masamang loob. Ha? Pabira naman siya ate. Magpatulong lang ako. Ikaw susunod na ako yung doon. Masamang loob ng bata. Masamang loob. Tapos, may nakita nga aso. Eh, sige pa yung aso. Harap-harap mo asong testor ko ito. Kapag naman, yung aso naglalambing lang, sinipa sa tuloy. Tapos habang lumalabas ng bahay yung ako, nakita yung pusa! Pinakabong yung pusa na ako. Yung pusa. Di ba? Malaki ng aso. Yung pusa. Lumalaban yung pusa. Eh nakalmuto yung pusa, takbo yung aso. Di ba? Yung pusa. Okay na siya, pusa, di ba? Nakalimutan, tangilimutan mo yung aso. Kapalala, uy, makita daga! Nabi yung daga! Saan nag-umpisa? Nai-injan ka lang, pati siya. Saan nag-umpisa? Nag-umpisa nung nai-injan ka? Lahat nagdadamay-damay na.
point ko. Kapag negatibo ka sa buhay, akala nyo, kayo lang naaapektuhan? Hindi. Pati mga paligid nyo naaapektuhan. Pero pag positibo ka, lahat ng paligid mo, positibo din. At kapag positibo, siyempre kapag positive ka, utak mo positive, salita mo positive, kilos mo positive, ang resulta nyo, positibo din. Yes. Are you learning? Your attitude determines how you approach the journey. Tama? Along the way, bago ka maging successful sa global, may mga journey kita daanan. At kapag journey pag-usapan, hindi yan basta-basta maganda. Tama? Sabi nga natin, success is not the destination, success is along the journey. Kapag positibo kayo, lahat ng mga bagay na nangyayari sa inyo, ina-appreciate ninyo. Yun ang success. Tama? E paano ko magiging masaya? Paano maging positibo? Hindi pa ako successful. Sabi ng sponsor natin, pag nag-join sa global, magiging successful ka. Wala pa akong kotse. Paano ko naging successful? Ah, kasi ang thinking ng mga tao, para sabihin kang certified, successful sa negosyong to, kailangan may kotse ka. Kailangan daan-daan kinikita mo. Alam niyo ba, na kahit wala ka pang kinikita sa global, wala ka pang magandang kotse, kasi nadidelay lang yan, di ba? Hindi mo ba kayo mayaman, successful na kayo. Kasi ang success, believe me, listen to this, magbago lang ang pananaw mo sa buhay. Maging positibo ka lang. Mabigyan ka lang ng pag-asa. Success na yun. So ngayon pa lang, kayo nasa kwartong to, congratulations kasi ngayon pa lang, successful na kayo. Maybe not in the materials. Hindi pa kayo ng materials. Pero yung materials, money result will always follow kapag ginagawa mo ng tama ang negosyo to. Basta sa akin lang, maging positibo kayo. Your attitude is a choice. Choice po ng tatlo, yan eh. Kaya nga, pag pag-usapan ng choice, ganun po kagaling ang Diyos. Lahat tayo binigyan ng freedom. Freedom of choice. Tama? Pwede kang maging masaya, pwede kang maging malungkot. Tama? Pwede kang maging negatibo, pwede kang maging positibo. At syempre, may mga utak man tayo lahat, eh dapat doon ka na sa mga choice na maging positibo kayo. Are you with me? Yes. What else? Your attitude determines your action. Correct. Tama? Ang ugali mo, doon maglalabas yung kilos ninyo, at sa kilos nyo, you can create either negative or positive results. So if you want to create positive results, have a positive attitude. 5 ways to boost your positive attitude. Ano mga daw paraan? Daan para ikaw ay maging positibo. Number 1, you have to manage rejection. Kaya minsan nagiging negatibo ang tao. Kapag nire-reject sila, sumasama ang katawan, sumasama ang loob. Tama? Kailangan manage mo yan. They say manage, ngayon pa lang tanggapin mo that rejection is normal. Tama? How to handle rejection? How to handle? Simple. Tanggapin mo, rejection ay normal. Kapag na-reject ka, instead na masaktan ka, ah, normal to. Totoo naman eh, walang iwaman sa global hindi na-reject. Lahat ng naging successful sa buhay natin, hindi lang pag-usapan ng networking. Even sa career, sa business, sa employment, lahat tayo ay nakaka-experience ng rejection. Normal yan. Pagkatanggap mo mayroon rejection, tumatali again ang negosyo natin. May solution ba para huwag ma-reject? Of course. In every problem, there's always a solution. Huwag ayaw nyo ma-reject? Huh? Solution? Huwag ka mag-invite. Solution? Yes. Choice mo yon. Ayaw mo ma-reject, choice mo huwag mag-invite. Pero walang umaman. Grabe! Ang laki ng grupo! Walang in-invite dyan. Imposible. No? Tama? So rejection, normal. Even our top earners, they're earning millions of pesos per month. Until now, nag-invite sila, pero hindi natin inibitan nila sumasama sa kanila. Rejection. Kayo ba'y na-reject na? Yes! Congratulations kasi ginagawa nyo ang negosyo. How can you manage rejection? Huwag kayong mag-focus sa taong ayaw sa negosyo ito. Ang nagpapahirap minsan sa distributor ay distributor din. Kasi nga, inibitahan mo, ayaw sumama, pinipilit nyo ba? Pag ayaw, okay lang. Ayaw mo, okay lang. Invest more time sa taong interesado. Pagkapag ang kasama mga taong interesado sa ginagawa ninyo, pakiramdam, ang sarap. Because you are talking the same dreams, you are sharing the same goal. Pag pare-pareho kayong pinag-uusapan. So pag ayaw nila, huwag mo aawayin, ihiwalay mo lang, at invest more time sa taong interesado. Yun ang isa sa mga sekreto. Kasi rejection, ang number one reason kung bakit nung kikwit ang mga distributor.
Lalo kapag pagbago-bago pa kayo sa global. Rid yourself of resentment. Sa panloob. Tanggalin nyo na yun. Pag merong nangyari sa inyo hindi maganda, matuto kayong magpalampas. Ang nakaraan ay nakaraan na. Tama? Minsan, na-reject ka na 6 months ago. Hanggang ngayon, dala nyo pa rin. Mari ko talagang, oh, pare, best friend ko kasi talaga hindi sumama eh. Ha? Kailan ka ba na-reject, pare? 6 months na nga. 6 months na. Hindi ka makapag-move on. Diba say move on? Para mag-show tayo na eh, di ba? Paano makapag-move on mag-shota? Mag-shota sila ng 3 years, halimbawa. Naghiwalay. Kasi may mga reasons bakit naghiwalay mag-shota, tama? Hindi nagkaunawaan. Basta ano mga paraan, nagkahiwalay sila. Nung naghiwalay, hindi makapag-move on. Ayaw ko na sa'yo, ayaw mo na sa kanya. Pero lagi mo siyang ni-stalk. Yung Facebook niya, oh, pag yung special niya, di ba? Tapos yung tips niya, lagi yung pinapakinggan. Tama? Tapos yung mga lugar niya, madaling yung madalas punta, binibisit na mo lagi. Paano makakalimutan yun? Ang masakit, every week. Every week. Tinamasyal kayo. Ha? Yung part na pinupuntahan niyo, binabalik-balikan mo lagi. Tapos hindi naman yung puso na inyong ihugi. At nakatusok yung mata. Diba? Alam mo, nagsumpaan kami dito. Na whatever it takes, kami dalawa lang. Paano ka makakapag-move on nun? Are you with me? Yes! Feel na feel! Tama? So yung mga bagay na wala namang tapos na, ang nakaraan ay nakaraan na. Okay? Live in the present moment. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is the present. Another word for present is gift. Everybody say gift. Regalo sa'yo yung present. Alagaan mo. Ito ngayong araw to, regalo sa'yo. Ang nakaraan ay nakaraan na. Doon kayo mag-concentrate sa araw na to. Kasama tayo at binubuhay niyong patuloy na binubuhay ang mga pangarap niyo. And believe me, iba ang pakiramdam. Are you with me? Yes! Associate with positive people. Of course, gusto niyo maging positibo, you have to surround yourself with positive people. Kasi kung puro negatibo ang kausapin niyo, makakahawa kayo. Tama? Contagious po yan. Di ba yung mga tao negatibo, ang lakas makahawa niyan. May kasabihan tayo kung sino lagi, kaya iingatan nyo yung mga taong lagi sinasamahan nyo. Kasi birds of the same feather, ano kasabihan? Are the same birds, correct? Umpisa mo sa school. Doon sa eskwelahan nyo, sino magabarkada? Yung mga talino magabarkada. Tama ba sa inyo? Ang mga matatalino, pihikan sa barkada. Kailangan kapwa nila matatalino. Ganun kami, di ba? Anyway. Yung mga gwapo, ganun din. Gusto mga barkada, mga gwapo din. Ganun tayo eh, di ba? Yung mga hindi matatalino, yung mga bobo, tropa-tropa yun. Yung mga maiingay, mga bully, tropa-tropa din. Yung mga mahihiyain, yung mga binubully, tropa-tropa din. Yung nangungulay ka ng boyfriend, tropa-tropa din yun, di ba? Guys, sa buhay ganun. Kung sino yung lagi mo kasama, nahahawa ka. Kung bakit malakas mag-multiply sa AIM Global, yung mga tao mong yumayaman, tinanin nyo, karamihan na naging successful sa AIM Global, ang barkada nila, yung mga apply silang decidido, committed, yung mga tao successful sa AIM Global, kapag doon kayo nakabarkada, nahahawa kayo. Kasi successful na tao, iba mag-isip, iba magsalita, iba kumilos, na-attract nila ang mga positibong bagay. So associate with positive people. What else? Compliment at least one person a day. Siyempre, para maging positibo ka, pag may nakita kang tao, imbis na, pangit mo talaga, tabi-tabi ka nga dyan, huwag ganun. Diba? Parang downline mo, downline, kumusta ka na? Ha? Kumusta ang downline? May nag-pay-in na ba sa'yo, downline? Ano, upline? May nag-pay-in na ba sa'yo? Wala pa, upline. Wala pa, kamote ka talaga. Compliment. Every time makita kang tao, hi, look good today. Tama? O downline, balita ko, meron kang inibitahan kahapon. Ang galing mo talaga. Ah, power. Maglabas ka ng mga positibong salita, ibigay mo sa mga tao. Ang sabi ko, at least one person a day. What if ginagawa mo yan, laging habit mo na yan. Na every time nakasalubong ka, imagine nyo, pag nagpunta ka ng restaurant, hotel ka sa lugar, kapag suplado ka, ang tao suplado rin sa'yo.
Make it a habit. Pagpasok sa restaurant, sa McDonald's, sa Jollibee, kahit saan. Hi, good morning, kumusta po kayo? Sa elevator, hi, good morning, kumusta po kayo, power? Alam mo yun, just greet them, how are you? You look good. You look great. God bless you, brother. God bless you, sister. Alam mo, every time siya sabi mo yan, nakakabigay pa ng joy sa maraming tao. Huwag yung, tabi-tabi ka nga. Mukha kang posporo. Di ba? Ang daming kumbang posporo pa, di ba? Siyempre, damay-damay yan. Kapag nagbigay ng mga negative na salita sa ibang tao, daladamay sila, sila mismo, magbibigay ng mga hindi magandang salita sa ibang tao. Pag nagtaling ka ng positibo, kakalat yung positibo na yon. Be enthusiastic. Bakit? Siyempre, especially sa Global, this is a people's business, kailangan maging enthusiastic kayo. Tama? Maging masayahin, energetic. Enthusiasm. Tama? May sa enthusiasm, sometimes hindi ka sa tumataong masanayin magpalangiti o aktibo. You have to force yourself to act enthusiastic and you will become more enthusiastic. Walang pinagkaiba sa pag-training. Siyempre, minsan, kapag nag-training ka at wala kang excitement sa katawan o energy, mahahawa ang tao eh. Force yourself to act enthusiastic and you'll become more enthusiastic. Alam mo, sa nature ng negosyo natin, especially kapag naging trainer ka, applying ka, alam mo, minsan may mga topic ulit eh. Tama? At pag ang topic yung paulit-ulit, minsan mahirap yan ibigay yung the same energy, the same excitement. Tama? But you have to act more enthusiastic. Laging higil na higil. Yung galaw ng kamay mo, expression ng mukha mo. Kasi nakakahawa yan eh. Kasi pag wala kang buhay-buhay, parang kanina, sabi ni Alan, let's welcome our Vice President, Arnelin Pin. Hindi enthusiastic. Good morning. Mga kaibigan, may mga pangarap ba kayo? Kung may mga pangarap kayo, kailangan positibo kayo. Maging masayahin kayo sa buhay. Paglaban mga pangarap. Wala pang 30 minutes, dahil kayo tulog na. Wala ba si mo? Galaw ng kamay. Expression ng mukha. Baba ng boses. Pagtaas ng boses. Lahat siyang kasama. Kasi we want to connect with people. Tama? Huwag ka lang okay. Power! Grabe ka! Wow! Huwag naman okay. Diba? Grabe ko kayo! Yes! Payaman! Mas hindi ko lang. Yayaman ka! Yeah! Huwag naman ka lang si Papa. Diba? Wow! Tumas niya sa pangatos mo. Okay lang ba kayo? Yes! Yeah! Dapat yes! Dapat yes! May lambing sa dulo. Yes! Parang tutulang, di ba? Ah, enthusiastic. And you become more enthusiastic. Are you learning? Yes! Sa ninyo! Sa ninyo! Dawa lang muna, di ba? Spend time, okay? Avoid energy drains. Yung mga bagay na nakakapanghina. Like what? Chismis. Diba? Noong ulit ka ng problema, uy, ayun si Boy, puntahan natin, grabe. May bagong problema yan. Lahat ng mga bagay na kapangina, iwasan nyo muna. Energy drains. Like what? Reading newspaper. Especially mga tabloid. Tandaan nyo, good news is no news. Kapag sa news, patayan, sunog, krimen, manghihina kayo. Telenovela, na-entertain kayo, pero nakakapanghina yan. Kasi kapag telenovela, obserbahan nyo, kapag mga telenovela pinapanoodin nyo, pag mahaba yan, sa umpisa masaya, pero habang tumatagal, nakakapanghina. Kasi naabangan nyo, ano nangyayari? Naku, nakidnap na. Naku, nilatay na. Tanda yun yung provinsyano, walang katapusan. Nakahaba sa inyo? Naabangan na inaabangan tao, sino palibagong artista, anong kwento naman kaya, sino makikidnap, sino naman ang involved na politician dyan. Alam ko yan, naabangan ko yun lagi eh, di ba? Hindi, ano ba ito nangyaya ko sa akin yan? Kayo, manood lang kayo ng mga TV pag mayaman na kayo, okay? Have a proper diet, correct! Lalo ngayon, tayo po ay nasa health business, kailangan pati mga diet natin, chine-check natin. Yun ang advantage ng Global. Because sa Global, tuturuan kayo paano maging health conscious. Ano pa? Exercise. Kailangan meron tayong exercise. Ako, kami po, kahit super busy, I see to it na ma-regular yung pag-swimming ko, di ba? 10 kilometro lang, ginagawa kong langoy.
Tanong, 10 kilometro lang hoy, tapos mga 380 na push-up. Every day. Oh, inagising ako. Hindi, kahit basta every day, stretching ako, may konting push-up ako, pag meron tayo, sumisimukurbahan namin. Diba? Kasi sa sala ko, may swimming pool eh. Kaya ganun na. Exercise. Seryoso ako, make it a habit. Give some time na kayo makapag-exercise. Kanya-kanya lang ganyan. Depende sa pangilangan katawan nyo. And use our products. We have very effective products. Tama? Eh, kahit effective ang produkto at maganda, kung di mo susubukan, di mo lang kwenta rin. Tama? Kasi kayo yung leader. Kayo yung upline. Tandaan nyo, mahirap magturo sa downline sa downline. Kailangan gamit ang produkto. Para maging malakas ka. Ha? Alam si malakas ka. Ang hina ka naman. Hindi pwede yun. Alam mo, minsan yung makaibigan ko, o yung mga leaders, sabi niya, sir, saan ka magkuha ng energy? Almost every day, I travel. Kauwi ko lang kahapon, galing ko Cebu. Cebu, tapos at Danaw ko, tapos Karka. Tama? Iba pa yung Iloilo, Rojas, iba pa yung Jensan, Tagum, Digos, Davao. Alam mo, almost every day we conduct trainings. Iba pa yung meeting, iba yung mentoring, iba yung pagganitong pangmalaki yung mga... Almost every day, we travel. Saka kumukuha ng lakas. Yung katawang lupa ko na lang, tsaka produkto. Imagine kung walang produkto ka, ang hirap magsalita. Ito biro ah. Ano pag nag-training ka, meron pang bang, di ba, galawa? Nakapanghina yan. Imagine mo, 3 hours sometimes, 2 hours. Are you with me? Yes! Be positive. Negative emotion comes in voluntarily. Alam mo, kapag ikaw ay talagang negatibo, kahit hindi mo kunin yan, sa katerbang negatibo may isipin nyo. Lalo pag wala kang ginagawa. Obserbahan nyo. Ako, during my networking days, career, ang mga downlines ko, beltrain sa akin yan. Huwag kayong uuwi ng bahay hanggat hindi kayo pagod. Kasi kapag hindi ka pagod, ang dahil mo na iisip. Kaya mo kaya ako? Magkakita kayo ang kumpanya? Di ba iniwala kayo sa akin? An idle mind is a devil's playground. Pag wala kayo iisip, puro na lang duda ang papasok dyan. Birang-bira yung positibo. Good news sa'yo kung train ka na mag-isip ng mga positibo. Pero pag bagito kayo at wala ka pa resulta, pag ikaw ay matagal na at wala resulta, malabo ka makaisip ng mga positibo. Normally, puro negative yan. Tama? So, positive emotion have to be injected. Kapag bago ka pa, pasukan mo ng mga positibo ang mga isipan ninyo. What else? Siyempre, you're building a network, you have to build your confidence, self-esteem. Ang confidence level ng tao, minsan depende yan saan? Sa alam niya. Anything na alam mo, you're very confident. May kibigan ako, super mahihain. Siyempre, tipong ako yung tuwan, isang tanong, isang sagot. Tama? Pero kapag siya nagkwento about basketball, NBA, finals, tama? Grabe, he was very confident na magkwento. Umaakto pa, grabe yan. Alam mo siya, Jared? Kung magkwento, ang tagal, maiinip ka. Very confident. Meaning pala, ang isang bagay kapag alam mo, very confident ka. Eh, basta nyo, takot maging speaker. Takot ka lang kapag di mo alam, sabihin mo. Pero pag ikaw naging confident, di ba, pa estudyante, pag may exam, hindi nakapag-review, ang baba ng esteem, nahihiyain. Pero ang estudyante, pag may exam, at preparado, very confident pag take ng exam. Ang tao ganun din. Build your confidence. How? Number one, learn how to smile. Natural, automatic, ang mga taong confident, palangiti. Tama? Yung mga taong mahihiyain, takot sa tao, hindi mga makatingin eh. Takot magiti. So learn how to smile. Make it a habit na mag-smile ka. Tama? Ingalap, lagay lang sa lugar. Kasi pag naka-smile ka, automatic yung kaibigan mo, mag-smile din sa'yo eh. Automatic yan. Meron isang study sa isang hospital. May mga cancer patient. Nakahilera yung mga pasyente ng mga cancer. Lima yata cancer patient yun. Siyempre lahat malungkot. May cancer siya eh. Biglang may dumating na mami. Yung nanay may dalang baby. Yung baby super cute. Tapos yung baby bilang smile sa mga pasyente. Ano yung mga pasyente na masama? Ano? Nung nakita yung bata, pati sila napangiti. Pirub lang
na ang pagngiti nakakahawa. Tama o tama? Pero yung kapag simangot mo, nakakahawa din yan. Eh ikaw, mag-invite ka. Kausap mo yung mga downers, may mamotivate mo, di-train mo yan. So, learn how to smile. What else? Make eye contact. Ang taong confident, hindi nahiyang tumingin. Kasi minsan, our eyes is your sincerity. Tama? Sabi nga din, it's our, the window of our soul. Ang tao pa lang, sa mata pa lang, alam niyo kung masaya, kung malungkot, kung may problema, kung may sakit. Mata pa lang. So mata, very powerful yan. So pag kayo mag-may kausap, para maging confident ka, umisa-misan, kumukuli ka sa mata. Titingin-tingin ka. Para makita yung sincerity mo. Subukan niyo makapag-usap, kakausap mo tapos, alam ba sa dito? Ayaman ka dito. Maniwala ka lang, ayaman ka dito. Hindi ito sincere. Kailangan nakatingin. Ganyan. Di ba? Pinalo, huwag kang titigal-titig. Parang grabe. Ayaman ka dito. Parang kang manya. Huwag naman ganit. Tapos, kagad-kagad ka pa sa labi mo. Huwag naman ganon. Yung mga patingin-tingin lang, kumukunik-kunik ka lang. Are you with me? Yes! Nakakatawa, pero importante yan. Pag may makausap kayo. Para malaman ng prospect mo, gusto kong ginagawa niya. Kasi he's very confident, at the same time, na-feel ko yung kanyang sincerity. And nagkataon pa yung ating business dito. Kailangan ma-feel lang ka, i-invitaan mo na sincere ka, hindi naluloko sa negosyo natin. What else? Put care into your appearance. Ulitin ko, minsan ang confidence level ng tao, depende sa suot niya. Kailan, iba ang lakad nyo kapag naka-leather shoes kayo sa lalaki. Kapag naka-rubber shoes ka, iba ang lakad nyo. Hindi ba itong babae din? Kapag naka-bistida, iba yung lakad. Kapag naka-pantalon, iba ang lakad. Naka-necktie, naka-amerikana, iba ang lakad. Ang lakad ng tao, minsan, depende sa suot nyo. Iba rin ang lakad ng tao kapag walang suot. Correct mo ba? Tama? So every time, kung leader ka, maging positibo ka, para maging confident ka, every time may kausap kayo. Minsan kaya kayo nangihilang makapagkwentuhan sa kausap nyo pag hindi maayos ang sarili mo. Ang thinking naman yung iba mga distributor, nasanay tayo, kahit noon pa yan, bilang networker ka eh. Ang isa sa mga side before, during my networking days, kailangan nakamarka buhaya ka lagi. Pag nakamarka buhaya ka, parang piling mo okay ka. Akala natin, kapag naka-signature na damit ka, okay ka na. Alam nyo ba, na kahit ang damit mo yung simple, hindi mo kailangan ng mga signature na damit, mga mahal na damit, para maging confident ka. Maging maayos lang, mabango, malinis tingnan. Maging confident ka na nun. Nakamarka buhaya ka nga, brother. Eh, mas mukha ng buhaya mukha mo. Di ba ang brand ka? Tama? Maliwanag ba yun? So from head to toe, kailangan presentable ka. Kapag presentable ka, ang sarap magkwento. Kayo mga babae, alam ko, alam niyo yan. Pag bagong ribbon kayo, pag meron kang makeup, kasi matingan ng pas ng binyag, ng birthday, at magandang ayos nyo, hirap na rin kayong tanggalin. Kasi gusto mo nang rumampa. Rumarampa ka para makita kaibigan mo na maganda makeup mo. Minsan ayaw mo bright, nagagang pag-gising mo, di ba? Iba kasi, di ba? You're very confident. Especially pag may kausap mo yung prospect. Alam mo na yung produkto, marketing plan, at the same time, maayos pa ang itsura mo, mas confident ka. Eh, ang galing mong salita. Paya, ikaw to, pag inibita mo to, 500, 1,000 tao, di ba? Payaman tayo. Tapos sabi lang higa mo, talaga pare, payaman. Bawi ni nga mo, brad. Nakatatawa? Nangyayari yan. Ang galing niya mag-present, pero distracted ka naman, bad breath ka, maduli pa yung ipin mo, di ba? Ipin mo, meron ano? Yung malunggay, ano yung malunggay? Di ba yung malunggay kasi ng ipin? Pare, ikaw to ha? Ikaw to. Malamang sabi yung ginigaw mo, oh. Patapos, oh. Yung level, patapos. Stair step, oh. Sandali, pare. Nirestruck ako eh. Hulaan ko ulo mo kanina. Naghulaan pa kayo. Pare, malunggay, no? Ay, hindi ako kahapon yun, no? Put care into your
poste kayo? Kayo mga lalaki, yan. Sa mga lalaki, yan. Misa kapag nagdamit ka, feeling lousy ka, ba't huwag ka malaman ang performa ko? Parang parehong lousy. Kasi baka nakatack out ka eh. May taong nakabagay na tack in, may taong bagay na nakatack out. Tingnan mo nung bagay sa'yo, hindi na ganun bagay mo. Parang ako, tack in, tack out, bagay pareho sa akin na. Hindi pa pala pa, nagigira ko. Takutan lang yun eh, di ba? At magta-tack in lang kayo, ha? Pagbagay. Kung nakaan bro, may nag-tack in. Sa disibro, uy, sabi nila sa liti, mag-tack in daw. Ang sabi ko, magta-tack in kung bagay. Nag-tack in bro, grabe, lagpas puso. Highways, di ba? Na-apply power, magkalindoy, di ba? Ang taas ng bulsa. Bakit mo kukuha ng panahon ang taas? Hindi, grabe ka, ang ganda ba ng nambakel mo? Ng pintas mo. Sabi niya, bakel po yan siya, di ba? Ang taas na sintron eh, di ba? Mali ko ba kung bakel yan o pintas ka? Put ka into your appearance. Andahin nyo, hindi mo kailangan pa kumikita para makapag-umbisi ng tao. Pag nakita kami pagbabago sa'yo, you speak positive, you dress sharp, may nagbago dito. Ang bango niya ngayon, ang linis niya, tapos kung magsalita siya, may sense. Gusto mong malaman kung ano ginagawa niya. Gets niyo ako? Yes! What else? Adopt a more positive mindset. Be thankful for what you have. Siyempre, pag kayo puro palaangal at malaingitin ka, yung ugali mo, yung confidence mo, nakapektuhan yan pag maingitin ka. Tandaan nyo, may mga tao naingitin sa inyo. Ang sa akin lang, kung ano meron ka, magpasalamat kayo. Kaya ka meron kasabihan, count your blessing. Tama? Ipagpasalamat ko kung ano meron ka. Pagsalamat mo, nakatapano, miyembro ka na. Kasi iba pa, di pa nga miyembro. Ibang tao kasi nakakaigit sa noo, si apply ko, kinagita, 300, 500,000. Ako, 100,000. At least may 100,000 ka, iba nga, 50,000 pa. Iba nga, 5,000 lang. Tama? Always count your blessing. Be thankful for what you have. Live in the present moment. Ito yung ang nakaraan ay nakaraan na. Spend more time with people who make you feel great. Alam niyo ba marami tumatambay sa opisina nito na wala pang kinikita? Ginagawang tambayan nito. May mali ba doon? Wala. Kasi minsan may mga bahay dito na pag nasa bahay ka, puro ng negatibo ang nakilig mo sa parents mo, sa kapatid mo, sa asawa mo. Pagdugan ka talaga. Ang hina mo, takat-takat mo na dyan. Wala nangyayari sa'yo. Hindi ka magaling. Hindi ka kasi matalino. Tama? Kaya puro lang pangmamaliit sa'yo ang naramdaman mo minsan sa ibang bahay. Eh, pag nagpunta ka sa global, nakapasin mo, uy, grabe, power, payaman ka, champion ka, ha? Champion ako? Sabi sa bahay, batugan ako. Wala daw sa ibi. Tama daw ako. Dito champion ka? Dito magaling ka? Dito, imagine mo, puro positive na narinig mo rito. Spend more time with people who make you feel great. Sir Francis Miguel, one of my uplines, lagi maganda sinasabi sa amin during my networking days. Tama? Parang yung mga gano'ng kaibigan. Kapag gano'ng tao, ang salita, masarap kausap. Kung gusto nyo maging magiliw sa inyo, makinakausap niyo, o kayo mismo, spend more time sa mga taong nagpapa-uplip ng feelings mo. Nabibigyan ka ng value. Tama? Are you with me? Yes! Stop comparing yourself to others. Get good at something. When you say get good at something, bilang isang distributor, minsan meron isang distributor na magaling mag-product demo. Kung doon ko magaling, be very confident, do it regularly. Ako po, every time I conduct my training, NDO, like excited. Kasi feeling ko, effective ako doon eh. Tama? Every time umiikot ako, sir, thank you very much, maraming natutunan sa mga NDOs ninyo. So, get good at something. Kung saan ka magaling. At pag doon ang ginagawa ninyo, iba ulit ang marandaman ninyo. And last is help others. The more tumutulong ka sa tao, yan the best na masarap pakinggan. Giving. The highest form of living is giving. Tama? Masarap magbigay. Magbigay ng pera sa tao o tulong, you feel great. Pero kayo, mga distributors, mga leaders,
hindi tayo nagbibigay-bigay basta-basta lang ng extra income. We are giving them hope. We are giving hope to a lot of people. Na kahit ano pa ang estado mo sa buhay, may pag-asa kang gawa mo kasi global. At yung tao na yun, na nabigyan mo ng pag-asa, kapag nabuhay ang pag-asa nun, o na maging positibo lang, imagine mo ilang buhay ng tao ang nahapasaya ninyo. Charisma. Siyempre, isang leader, kailangan charismatika. Kailangan may charisma ka. And how can you build charisma? Para ang tao sa'yo, yung mga tipong everyday makikita ka, nagigiliwan sa'yo, gusto ka lagi kakwentuhan, kausap, pero magandang tao. Gusto mo yung taong to, kasi every time gusto kausap, parang nagkakaroon ka ng value ulit. How can you build charisma? Number one, you have to build rapport. Bago man ang prospect mo, o downless mo yan, you have to build rapport. Ano rapport? Ibig sabihin yan, komportable ka makapagkwentuhan sa kanya at komportable siya sa'yo. Nakakapag-build ka ng rapport. How can you build rapport? You have to establish trust. Tama? You have to establish trust. Hindi mo magkukwento ang prospect mo, dahil prospect mo ha, hindi yan magkukwento sa'yo kapag walang tiwala sa'yo yan. Hindi siya magkukwento about his health, his wealth, anong empleyado siya, anong negosyo. Hindi siya magkukwento sa'yo kung anong problema sa katawan niya pag walang tiwala. How can you establish trust? You have to be a good listener. Alam niyo po, ang sakit ng mga networker, pag tayo nagsalita, hindi maawat. Sa dami ng ideas ninyo, tuloy-tuloy kayo. Maganda ba yun? Of course. Minsan na may problema. Pag sa takang salita, yung kausap mo, wala ng chance magsalita pa. Hindi mo kayo namamalain kung ano ang gusto niya. Tama? Remember yung form? Family, occupation, recreation, message? Kaya nga huwag kayong magkukwento ng produkto, huwag kang magkukwento ng marketing plan, hanggang hindi nyo pa alam ang needs ng kausap nyo. Sa art of communication, para maging effective ka, lagi mo isipin anong gustong marinig ng kausap mo. Hindi kung anong gusto mong sabihin. Dahil kahit maganda ang topic mo, if they are not interested in what you're saying, useless lahat yun. 3 hours na masalita, they are not interested, sayang lang yun. Pero minsan, ibabanggit ka lang, isang topic, in few seconds lang ang topic mo, kapag na-hit mo yung right button niya, magkakilos na maayos yun. People don't care how much you know until they know how much you care. Ito pa yan? Wala silang pakialam kung anong meron ka. Magandang kotse mo. Yan po yung mga mistakes ko noon. During my networking days, every time I travel sa abroad, ang ginagawa ko po, pinapatawag ko yung mga downlines ko. Binabaliw ko. Mga downline, ito yung mga achievements ko sa Amerika. Saan kami kotse kung sumakay, saan kami kumain, yung mga nagrip, binabaliw ko yung mga downlines ko. Alam mo yung mga downlines ko, yung palakpak lang. Parang hindi sila excited. Kasi mga downline ko, nahirapan eh. Sa katerbang rejection, hindi kumikita ng attrition, babaliw ko na resulta ko. Yung narandaman ko, wala silang pakialam sa resulta ko. Kasi ang inisip nila, wala silang pera. Wala silang grupo. Mahina ka ng kinikita. Are you with me? Yes. So, wala silang pakialam kung resulta mo. Kailangan ma-feel nila na kasama ka nila. Willing kang makinig sa kanila at willing kang sumuporta. Yun ang ibig sabihin nun. Listening. To connect with their hearts, use your ears. May kasabihin ulit tayo dito, di ba? If you want to convince yourself, use your head. But if you want to connect with people, use your heart. Kaya nga, importante yan. Kailangan marandaman ng downline mo, ng kausap mo, yung puso mo, yung sincerity mo, para mas maniwala sila sa'yo. You have to be silent to listen. Hindi pwedeng ikaw nang ikaw lang ang magtuturo. Give them time na mag-share. Ano mga na-experience nila sa pag-network nila, paano sa nindiscourage sa pamilya nila, tapos paano sa kundito ng 1,000 lang, 2,000, 5,000, 10,000. Be a good listener. At malaking epekto yun. What else? Self-discipline. Siyempre kapag discipline pag-usapan, importante yan as a leader. Lalo ngayon, maraming temptation. May Netflix. Tama? Nag-try ako mag-Netflix eh. Grabe pala yun, nakaka-addict yan. Kaysa mayroon kong pupunta, hindi ko nakakasikaso. So nag-discipline ako yung mga bagay na alam ko kakainin yung oras ko, kiniwalay ko muna. Kailangan nyo maging productive. Especially sa mga distributors na gubisa pa lang,
Kailangan nyo mag-build ng youth network. Yung mga bagay na walang kinalaman sa mga pangarap nyo, iwasan nyo muna. You have to stay away from negative influences. Tama? Self-discipline. You have to schedule your priorities. Control your day or they will control you. Tandaan nyo, walang pinagkaiba. Sa mga telenovela, doon pa lang sa mga palabas, sa umagas, ang hari, sa hapon, sa gabi, talaga may entertain ka eh. Ay, baka progress ng showtime. Halimbawa lang, may abangang ka. Pagkatapos ito, meron pa naman. Pag may lakad ka, di mo na malayan, gabi na. Tuubos ang oras ninyo. Kailangan ko mismo, meron kang disiplina sa sarili mo. Especially pag pag-usapan natin ay oras. Say no to little things. Leaders must say no to the little things so they can say yes to the big things. Guys, tapatin ko kayo lahat ngayon. Kailangan mag-invest kayo ng mga time sa mga bagay na magiging productive kayo. Okay? Kailangan alam niyo yung mga inyong mga priorities. What else? Initiative. Number 7. Leaders know what they want. Kapag nag-join ka sa Global, ako mag-build ka ng malaking network na ano bang gusto talaga ninyo? Dapat alam nyo ang gusto mo sa Global. Ba't ka nag-Global? Magkano income ang gusto mo? Anong kotse gusto mo bilhin? Ano mga countries ang gusto mo mga bisitahin? Dapat alam nyo yan. You have to push themselves to act. What else? They take more risk. Sa negosyo ito, sa leader, kailangan risk taker kayo. Pag mga tao ito nasa comfort zone, nahirap ay kumilos. Comfort zone like what? No offense meant ha? Pag-empleyado ka dito, pag-empleyado, ginagawa yung Global, at employment na makinikitaan ninyo, isa yun yung comfort zone ninyo eh. You know how do, sa India, how do they catch monkey in India? May idea kayo? Sa India, pagka sa monkey, ganito eh. Meron isang box. Inside the box, meron saging. Tama? May marita butas dyan. Yung butas dyan, enough lang, yung kamay ng monkey, makapasok. Pagpasok ng kamay ng monkey, kukunin niya yung banana. Tama? Doon siya nahuhuli. Bakit? Kasi once nahuhuwak niya na yung banana, agad may huli, hindi niya inirelease yun. Siyempre, kapag naka-close na yung fist mo, kamay mo, hindi makalabas siya. Tama? Para makalabas ka, kailangan mo i-let go yung banana. Guess niyo ako? Yes. Minsan may ganun din bagay. Gusto yung maging magbagong buhay ninyo sa Global, pwede yung magawa. Kasi nasa comfort zone ka. Inaasahan mo yung kinselas mong katapusan na sweldo. Kapag nag-Global ako, pag nag-full time ako, kapan yung sweldo ko? Alam ba yung risk na ginawa ko? Ang risk na ginawa ko, employed ako sa hotel ng 12 years, magandang position ko. Nung nabaliw ko sa networking business, after 2 months, I resign from my job. Bakit po? Kasi pag nag-stay ako sa hotel ng other 10 years, 5 years, ang buhay ko the same. E pa paano yung mga pangarap ko? Tama? So ginawa ko, yung trabaho ko, let go ko. I took the risk. Tama? Whatever it takes. Siyempre, kapag wala ka ng comfort zone, patay kong patay na usapan dyan, lahat ng galing mo, lumalabas yan. Kapag kabuhayan na pag-usapan, lalo magbuhay ng pamilya mo. Are you with me? Ngayon, anong risk na ginawa ninyo? Kapag ginagawa mo yung Global dahil part-time ka lang at meron kang very convenient na trabaho o negosyo, hindi mo ibigay yung best nyo. Hindi ibigay yung best nyo kasi meron kayong ibang inaasahan eh. Ano importante? Thinking mo ha, na aim Global lang ang paraan para ang buhay mo magbago. Aim Global lang ang right vehicle sa'yo para maging successful ka. Kapag ano iniisip nyo, iba ang kikilos ninyo. Are you with me? Yes. They take more risk. If you risk nothing, you risk everything. Sa negosyo pa naman ito, kailangan lakas ang loob. They take more mistakes. Huwag kayong matakot magkamali. Huwag kayong matakot mag-fail. Kasi isang problema ng mga distributors, kapag nagkamali sa presentation, kapag may nagtawa sa inyo, na-injured kayo, walang maniwala sa inyo, ayaw mo na. Nagkakapobi na kayo. Take more mistakes. Bago ko naging confident, magsalita sa harap ng maraming tao, libo-libong tao, sa katero mo kapalpakan ang mga inabutan ko. Yung tipong nangangatal ka na. Yung pag-speaker ka, di mo alam. Grabe pa power!
pati pagpusulat po, di ba dumidikit sa whiteboard yung marker ko eh. Pero sabi ng apply ko, take more risk. Mga bagay na kanakatakutan mo, kailangan lagpasan mo yan. Tama? The way to succeed is to double your failure rate. Kaya the more pala ang tao nag-fail, the more natututo. Success is 99% failure. The more nag-fail ang tao, the more natututo. Agree ba kayo doon? Yes! So ganun lang yan. Okay lang yan. Tuloy ka ng tuloy. Responsibility. Yan! Ang isa sa pinaka-importante. Are you learning, guys? Yes! When you talk about responsibility, tandaan nyo, ang in global, this is not just an opportunity. This is more on the responsibility. Hindi po biro-biro ito. Lalo na kung may downline ka, nag-resign sa trabaho, iniwan ng negosyo, inawin ng asawa, magulang, binaliw mo kasi sa Englobal, tapos iiwanan nyo pala. Alam mo, doon pa lang ang panahon ko, ang mga downlines nyo, hindi ko pinag-resign yan. Kasi minsan may mga apply, resign ka na! Tama? Minsan sisisihin ka pa eh. Lahat ng mga downline ko nag-resign, pinag-resign ko kasi. Doon nag-resign, walang resulta. Ano ngayon? Naging kaaway ko tuloy. Ako lang sinisisi. Kahit hindi ko kasalanan, kasi ako naging impluensya, bakit sila mag-resign? Ang nakalimutan ko sabihin, okay lang mag-resign, basta gawin mo ng tama ang ginagawa natin. Kasi mga tao, ang boss nag-resign, uy, resign na ako, full-time networker. I am the boss. Pag boss ka, control mo oras. Totoo? Yes. E minsan, pag control mo oras, iba ang kilos ninyo. Wala kang boss eh. Ang nakalimutan mong isipin, once mag-aim global ka, para kang empleyado, para at the same time, negosyante ka. Ang empleyado, ano? Napasok at ay pumasok. 8 oras. Tama ba yun? Minsan kasi kapag nag-resign ka, ay, lalong boss eh. Mamaya na akong hapon magpupunta sa opisina, mamaya gabi na akong mag-recruit, ako naman ang boss sa sarili ko eh. Pag di mo nakalimutan, boss ka, alam niyo ba mas pagutang boss empleyado? Ang empleyado, after working for 8 hours, uuwi na yun. Kasi kota na. Ang negosyante, 24/7, umiikot ang isip. Pagbubukas, negosyo niya, pagkasara, inventory lahat, concern siya. So dapat ang thinking mo dito, empleyado ka, yung oras ibigay mo. Boss ka, negosyo mo to. Huwag kang papayag na wala kang maganda resulta. Responsibility. Tama, be responsible. Be responsible. Binaliw mo yung downline mo eh. Kapag pinanghuman ang downline mo na ganda buhay niya, ipakita mo sa kanya at i-guide mo siya na dapat niyang gawin. Walang alam ang downline niyo. Binaliw mo lang. Eh, nakatakot yung puro pambabaliw lang eh. Tapos ituro niyo step by step na dapat niyang gawin. Step by step, explain mo sa kanya, ang magpapayaman sa'yo, ikaw, hindi ako. Ito'y negosyo mo. Ako ay guide lang sa'yo. Kailangan, ang inyong tinatawag na responsibility, explain mo lahat sa downline mo. Do's and don'ts. How, tsaka yung why ng business. Pag narealize sila, walang dapat sihin kapag kumalpak ako. Siguro ko namin i-upline eh. At habang lumalaki ang grupo nyo, eto na. Habang kumikita ka ng 50 mil, 100,000, lumalaki ang grupo nyo, when we talk about responsibility, parang ang si Spider-Man. With great power comes great responsibility. Do you agree? Yes! Like what? Mag-organize ka ng season, events sa grupo ninyo. Ilang downlines mo, magkakaroon ng mga problema, pati mga personal problem, pupunta sa'yo. Tama? Kapag hindi ka handa, mag-collapse ka dito. Ang tanong, handa ba kayo? Yes! Pakita naman katuloy mo, handa ka ba? Kung handa kayo, dumadali ang negosyo. Number 9, courage. Courage is doing what you're afraid to do. Guys, diretso lang tayo. Gusto mo yumaman? Yes! Gusto mo lumaki yung grupo ninyo? Yes! Wala kayong choice. Time will come. Kailangan pangarapin nyo na makahawak ng microphone. Yes. Hindi pwedeng hindi. Kasi paano magtitiwala ang downline mo sa'yo? Hindi mo rin magbigay ng trainings, mag-OPP, mag-NDO, mag-ASAP, paano magtitiwala ang downline mo sa'yo? Eh, April, nakakatakot po magsalita eh. Lahat ng bagay sa umpisa nakakatakot. Tama, lahat ng bagay. But you have to conquer that fear. Kaya nga merong tapang lakas ng loob. Itong good news, para maging matapang ka, hindi ka lang tatapang mag-isa dito eh.
may mga tutulong sa inyo. In Global, we are a team. Tama? Hindi kaya mo mag-isa. Ang maganda sa In Global ito. Sa In Global, tuturuan namin kayo paparo tumapang. Kasi lahat ng tao, niniwala kami, lahat ng tao may potensyal. At minsan, ang masakit, hindi mo alam yung potensyal mo. Sometimes in our life, we need someone, we need somebody na magpupush sa atin para ang potensyal ay lumabas. Do you agree? Yes. Doon ka tatapang. Paano kung magkatapang, lumakas ng loob, magsalita? Many years ago, may kwento. May kwento before sa isang kaharian. Tarna! Babae pala yun. Ba? Sa isang kaharian, mayroon isang hari. Sabi ng hari, grabe, tanda na ako. Gusto na magkaapo. Kaya na yung anak kong prinsesa, hindi malaman kung sinong mapangasawa sa dami ng mga lalaki na niligaw sa kanya. Eh kailangan na mapangasawa ng prinsesa ang matipuno, matikas, makisig. Tama ba yun? So sa dami na niligaw sa kanya, sa mahal na prinsesa, isa na lalaki ang prinsesa, nagpa-contest po yung mahal na hari. Nagpatawag sa aking kaharian! Sa akin lahat mga kalalakihan, sa akin kaharian! Gusto ko na magkaapo! Gusto ko na magkasawa ang aking anak! Eto ang gagawin ko! Sa inyong mga lalaki na binata, magpapakontes ako! Kung sino man sa inyo, ang unang makalalapit at makahahawak sa mahal na prinsesa, siya ang mapangasawa. Kalahati ng kaharian, mapupunta sa kanya! O kayo lalaki, tanayin ko. O kayo lalaki, binata. Para mapakasama yung magandang prinsesa, mag-uunahan lang kayo makalapit at makahawak. Pag nahawakan mo na, ikaw ang mapakasawa. Tanong, nagawin niyo yun? Yes. Aba, o, nagtakbuhan yung mga lalaki. Hahawakan yung prinsesa. Alam mo na malapit yung mga sa prinsesa? Biglang humaran yung hari. O, hindi ganyan. May kondisyon tayo. Gusto kong malaman gano'n kagaling, kabilis, katapang. Ang kondisyon ko ito, pa-contest. Mahal na prinsesa, dyan ka lang. Kayo mga lalaki, doon kayo sa pandalo. Ang contest, kailangan mo daanan to. Nadaanan mo lang yan. Pagdaanan mo yan, hawak prinsesa, ikaw nga pangasawa. Kasi kaya mo nahawakan yan, mabilis ka. Yung pala nadaanan nila, isang swimming pool. Haba. Eto, nung tatagun yung mga lalaki, biglang huminto. Bakit? Ha? Yung swimming pool, punong-puno na buhaya. Eh walang makatalong, ay, buhaya, di ba? Nag-atrasan lahat. Nagulat yung maraming tao. Nagulat. Biglang may tumalon. Pshhh! Lumangoy! Pshhh! Ang bilis. Gano'ng kabilis? Ha? Yung swimming pool na yun, kaya walang makatalon, punong-puno ng buhaya. Kasi ako, walang makatalon kasi punong-puno ng buhaya. May biglang tumalon, lumangoy, ang bilis. Gano'ng kabilis? Hindi siya makabuta ng buhaya. Imagine mo yun, hindi makabuta ng buhaya. Ang bilis. Yung gumagano'n pa lang, nagugagano'n. Ang bilis, paghawak na paghawak yun. Sa mahal na prinsesa, nagurot yung tao. Nagsigawan pa nga eh. Grabe! Grabe! Doon pala nag-umpisa yung power at grabe. Ang tagal na pala no. Paghawak niya, nagulat yung mahal na hari. Kasi nabulat din siya, ganun kabilis tumangoy. First time sa buhay niya makakita ng magbilis tumangoy. Hangang-hanga yung hari. Sabi yung hari, grabe ka! Ang bilis mo lamangoy, paano mo ginawa yan? Alam mo, sabi ng lalaki, paano mo ginawa? Ang bilis mo lamangoy! Alam mo, sabi, oh,
paano ginawa? Sandali. Sandali lang po. Bago ko sabihin kung paano ko ginawa yun, gusto ko naman na malaman, sino tumulak sa akin? Sa buhay ng tao. Sa buhay ng tao, pwede somebody na kung pumusya atin. Guys, kapag itinulak ka na, lumalabas ang galing mo. Lumalabas ang tapang ninyo. Lalo na, kaya ang bis sumangoy, pag di siya, pag mabagal-bagal siya at inabutan ng buhaya, patay siyang bata siya. Eh alam naman natin, iba ang kilos ng tao kapag buhay na ang nakataya. Now, ano koneksyon ngayon sa topic ko, yung courage na to? Hindi po ako sanayin magserta sa maraming tao. Ako po yung mahihayin, kahit nasa hotel ako, mahihayin ako. Alam niyo ang ibig sabihin, ang tao takot magserta sa harap ng maraming tao. Eto ang experience ko. Ikukwento ko sa'yo. Siguro mga 2 months mahigit pa lang ako bilang sa networker. Ako ito, si Arnel. Ang direct upline ko yung Stacos Hotel, his name is James. Ang sa mga pinaka-mentor ko, maliban kay Sir Francis Miguel, meron pa akong isang mentor, the late June Quintanar. Eto na yan. Ako yung tipong downline, na kapag pinatawag ng upline, I cancel everything. Turo ba sa inyo yun? Pag pinatawag ka ng downline, upline mo, cancel everything. One day, tumawag sa akin, Tonel! Ego, upline, power! Then bukas, sama ka sa akin. Kayo naman ni James, kawas mo si James. Kayo dalawa, samahan niyo ko sa home party ko dyan sa Kikurambok, Pasig. Yes, upline! Cancel ang lakad ko. Eto na. Yung host ng home party, medyo may kaya. Ginawa sa bahay niya, ang laking bahay. Siguro yung mga audience, yung mga prospect, yung mga invites, mga 50 to 20 ang audience. Kami ni Upline James, magkadali, nag-observe. Kasi guest kami. Nasanay kami, pag pinapatawag kami, upo lang kami, observe namin si Upline, eto na. Sabi nung pinaka-mentor namin, good morning ladies and gentlemen. Blah, blah, blah. Napaka-certain yung lahat. Bakit po? Ay, ang tindi po ng mga negosyo natin, ang ganda ng produkto. At ito ang good news. Napaka-certain nyo. Bakit? Ang magpapaliwanag po ng negosyo, ang tindi po nito. Itong taong to, ay, ang tindi po talaga. Ito pong taong to, ito po yung taga-hotel. Alam, sabi ko, bravo, grabe, no? Meron palang ibang taga-hotel dito, ah. Mga ganagalong pa ako, eh. Mga kaibigan, itong taong to, ito po ay boss, manager sa Hyatt Hotel. Sa kapare, manager sa Hyatt. Di ba ako yun? Sabi ni Tatay Jun, sir, ikaw nga yun. Sabi ni Jun Gay, ladies and gentlemen, join me in welcoming Mr. Arnel Impin. Tanong, Arnel Impin, tatayo hindi? Bakit? Follow? Tayo ang Arnel. Ako ng microphone. Good morning! Ha? Good morning pala sinasabi ko eh. Hindi ko malaman kung magkukulaps ako eh. Hindi ko lamang kung maiihi ako sa nervyos. Bakit po? Kasi first time ko na magsalita sa harap ng mga tao. Wala pang 20 yun. Nininervyos po ako. Nag-blackout ako ka. Good morning! Wala ka. Guess niyo ako? Yes! Number one fear ng tao, fear of talking in front of so many people. Hindi madaling magsalita sa harap ng maraming tao. Alam niyo yan. Tama? Yes. Sa ngayon, kasi 20s mo nagawa ito. Pero bakit lubas yung tapang ko? Ang iba sa inyo, di ba naging speaker? Di ba naka-experience mo ako ng microphone? Pero alam niyo at may idea kayo ng sinasabi ko. Kasi lahat kayo naging estudyante. Do you agree? Yes. Nung sa school nyo ba, merong recitation? Yes! Sagot, meron? Yes! Naalala mo yung tsura ng ganon? Yes! Example. Example lang ha. Halimbawa, classroom to. Ako yung professor nyo. Papasok sa classroom. Good morning, class! Good morning! Class, get ready. Meron tayong ano yun, recitation. Kapag narinig mo yung satang recitation,
normally, ano yung reaksyon ng estudyante? Pwede malaman? Tumatahimik ba? Ganun ba? Hindi kayo makatingin sa teacher. Bakit? May magnet yun. Pag nagtugma ang mata nyo, sa mata ng teacher, natatawag ka. Kaya ang reaksyon ng estudyante, oh. Ano siya uwe? Okay na ngayon. O yung mga teacher natin, mga talino. Ah, okay. Ayaw tumingin, ha? Ano ginagawa? Kumukuha ng class card. Ayaw nyo matumingin, ha? Binabala-balasa pa yun, di ba? May magnet din yun. Masyad ako matawa. Naman mo sinasabi, ikaw na natawa. Nangyayari ba yun? Yes! Ang masakit, kapag hindi mo alam ang sagot, ikaw ang nakatawag. Misa pag alam mo, ayaw tawagin. Tama? May magnet kasi yun. Parang ganito, sino first timer dito? First timer. Nakasalamin. First timer ka? Pakita yun, diba? Parapan niyo pa rin, parapan niyo pa rin. Ikaw pwede po sila. Ako po, okay na sila. Ano pang first time ka sila? As in, first time ka rito, Maten. Na seminar, first time mo nakita. Ano pangalan niya, sir? Edgar po. Edgar, thank you. Palakpakan si Edgar. Yes! Si Edgar, first time, ha? Pasin niyo? Tinawag ko sila first timer. Tumayo. Walang idea, walang alam si Edgar na pag-uusapan, gagawin ko sa kanya, tumayo. Ang lakas ng loob. Tama ba yan? Yes. Wala siyang alam. Pero tumayo siya. Ang tawag doon, lakas ng loob. Halimbawa lang, si Edgar, nasa classroom, tumayo. Tinawag ang teacher. Na-experience mo ba sa school yun? May tumatayo sa recitation, tapos hindi alam ang sagot? Yes. Tapos kung mali ang sagot, nagkatatawa lang tayo? Yes. Halimbawa lang. Okay, teacher, professor niyo, tapos nakapagtanong na ako ng question kay Edgar. Tapos si Edgar walang masagot. Oh, Edgar, what's the answer to my question? Si Edgar, tumayo, walang alam, nakatayo lang, ang lakas ng loob. Tapos ganito. Oh, Edgar, what's the answer to my question? Tumayo. Yeah. You know, sir. Right now, to tell you honestly, right now, I cannot answer that question. Hindi ko alam sagot, sir. Papasin mo sa unga, pagkayabang-yabang, hindi pala alam sagot. Kung napapasin mo, anong ginawa ng iba? Tumahawa. Hindi pala alam sagot, tapawa-tawa pa siya, di ba? Sa classroom nangyayari yun eh. Hindi alam ang sagot, tumatayo. Tapos sa mga classmates, tumatawa. Para sa akin lang, buti nga siya tumayo eh. Kayo kaya ang tawagin. Tama? Misa nga, inahanap mo ng kahinaan, yung ibang tao. Ikaw ka kaya umabot sa ganung sitwasyon. Sa pangyayaring yon, si Sir Edgar, pag umuwi, dalawa pwede isipin. Mag-drop sa subject, huwag pumasok, or mag-aral. Sabi nga si Edgar, hindi ko mapayag na next recitation, wala akong malaman, may sagot, mag-review si Edgar. Correct ko ba? Yes. Guys, yun ang nangyari sa akin. Noong tinawag ako nung apply sa States, have good morning! Wala na eh, blackout na, di ba? Sabi ko, power! Sabi ng mga tao, ano power? grabe! Power po, tsaka grabe, sa negosyo to! Tsaka, lahat kayo yayaman! Di ba upline? Sino yayaman lahat? Mas maganda to kapag si upline lang magkutuloy. Upline, tuloy mo na po. Guys, may story yan. Nung unang punta ko sa maraming tao, harap sa maraming tao, nablaan ko ako. Nilipat ko yung microphone, tuloy na upline ko. Dalawang pwede kong isipin. Either mag-quit ako. Bakit po?
wala sa usapan na ako ay magsalita. Ano sabi sa inyo? Nag-memory ka, attend ka ng mga seminar, invite people, na seminar log, palakpak, power, grabe, walang usapan, magsalita. Quit ako. Pero ang pangalawa naisip ko, ano sabi sa training? This is my own business. Ako ang magpapayaman sa sarili ko. At kailangan alam ko mag-present ng business. Pag sa bahay namin, pag-uwi, gusto mag-practice. Mag-OPP. Ginising ko anak ko sa Italy. 7 years old. Anak, gising ka. Sabi na ko, pa, bakit po? Anak, may mga pangarap ka ba? Ha? Ikaw to, anak. Pag inipit namin, teacher mo, tsaka teacher mo, anak, in-OPP ko, anak ko. Umiiyak na, pa, antok na ako, pa. Kasi yung moment na yon, feel na feel na yung moment na yon, gusto ko mag-practice. Gusto ko lumabas yung tapang ko. Na-insulto ako, gusto ko mag-practice. Tama? Kinabukasan! Sabi ko, yaya, kuya, bakit po? Alasin sa umaga. Yaya, o yung mga kapitbahay mong ating yaya, tawagin mo. Ha? Tawagin mo, kasi wala yung mga amo, alasin sa umaga. Lima yata o, ahanin ng mga yaya, eh mayroon kong monoblock na silya. Upo sila, upo kayo. Mga yaya, upo kayo dyan. Upo sila, mga yaya. Mga yaya! May mga pangarap na kaya? Sabi niya namin, kaya? Wala pang sweldo! Itong pipi ko mga yaya namin. May mag-join, wala? Wala. Napaka-sweldo eh, di ba? Pero panalo pa rin ako. Bakit? Pinag-practice ako lang yan. Practice. Ako po'y nahihina kapag wala akong taong kausap. Sakali namin, sa Terrible Pill Am, Las Piñas, nasa main road kami. Pag may dumadaan doon, sa bahay namin, may empleyado, pare, daan ka muna! O, pare, nal, ano meron? Pare, saan mo ta? Papasok na ako, balik na ako, brad eh. Pare, sipag mo. Ay, sipag mo yan? Ikaw to. Kapag inipita mo yung kapwa mo empleyado, ay, aman ta. Lahat na dumadaan sa kali ko, tinatawag ko. Apa dumating yung time, yung mga kapitbahay ko, kumpare ko, kapag dumadaan sa kali ko, ito tsura. Kapunta ko sa akin. No, pipi ko, takot-takot sa akin eh, di ba? Wala akong choice na ako mag-practice eh. Na mag-practice eto pag may kolektor sa bahay. Kolektor! Hindi ba ako networker? Kapag may kolektor, natatago ka, di ba? Nung naging networker ako, kuya, may naniningin. Papasukin mo. Ano ba yun? Sir, Mr. Limpin? Ah, yes. Sir, medyo utak mo yung bill ninyo. Ba? Malaki na pala ang bill ko, no? Alam mo, sipag mong yan, ikaw to. Kapag hindi kami kapwa mo kolektor, yung mga kolektor sa grupo ninyo, yayaman ka dito. Guys, dumating yung oras. Wala na halos gustong maningil sa bahay namin. Na-experience mo yun? Dati hinahanap ka? Tama ba yun? Parang may mga, alam mo yung ibig sabihin? Dati nung di ka pa networker, pag may okasyon, maimbitahan ka. Nung naging networker, kahit ka naimbitahan. Kasi nisira niyo yung okasyon. Pag may okasyon, di ba? Kasayahan. Nagkakasayahan, yung mata mo, grabe. Yun, may asthma. Ubrang ayaw na ito. Ubrang gusto ka extra income ito. Diba? Nagkakasaya yung tropa nyo. Uy, pare, may mga pangarap ka ba? Open-minded ka ba? Gusto mo extra income? Sinisira yung okasyon eh. Nag-invitahan. Kasayahan, Brad. Kasayahan. Di ba uso yung karaoke? Kakakanta. Yun ang mga number one ng pagkasayahan sa mga grupo. Kakantahan kayo lagi. Tapos yung turn mo na, may ganun mo kumanta. May sa microphone. Kapo, good morning! May mga first timer dito. Ito yung pipi ka. Nangyari sa amin sa ano eh. Sa PMA. Kasi po, alam namin nila yung nasawa ko eh, di ba? Kumbaga, bats nung sa PMA, sa Baguio kami, yung mga anak ng mga general, pinatawag.
Tapos yung mga asawa ng general nandun. Kasarapan bro, kasarapan. Isa sa mga asawa ng general, nagpatawag. Guys, guys, sino tinugusan ng opportunity? Kuyari. Eh, nasa networking na ako. Pati ba naman dito? PMA eh, PMA. Pati yung asawa ng general. Anyway, ganun nangyayari. Na pag gusto mo na, na matuto, lumalakas sa loob mo, tumatapang ka, gusto mag-practice. At kapag nangyari pala yun, na parang mahinahanap para ko na magsalita, doon nag-uumpisa yun eh. Di ko naman ayang kada ganun-ganun ko. Huwag niniwala sa'yo, pero na-practice ko na ma-practice. Nakasanay akong kumulay sa maraming tao. Di ko naman ayang, because of that, palaki ng palaki ng palaking grupo ko. Kasi kapag yung tao na ituturuan ko na dapat, ikaw magsalita, mag-intro ka sa speaker, ikaw mag-demo, ikaw mag-closing, ikaw mag-mam, di sila makaangal sa akin. Kasi tinuturo ko, ginagawa ko. Mahirap magturo ng isang bagay na hindi mo ginagawa. You have to walk your talk. Kung mapapansin, kung observe mo yung mga topic ko, I'll see to it, lahat ng topic ko na binanggit ko, yun ang ginagawa ko. Kasi kahit anong galing magturo, madali magturo. Pero pag hindi mo ginagawa, yung tinuro mo, wala yan. Are you with me? Yes! So doon lalabas yung tapang natin. Dito kailangan nyo matapang, wala kayong choice, kailangan nyo maging matapang. Humarap sa maraming tao. 10 a.m. Para meron kayong idea, kung saan tinagawa yung Mark yung aking OPP one-on-one. Sa bahay ko sa Las Piñas, palit lang yung garahe ko. Pero kung monoblock na silya, tsaka monoblock na lamesa, pero sa silya, parang ito yung tsura ko. Andali lang. Ito yung tsura ko yun. Pag naghihintay. Eh, tsuro ko yan. Sa garaan. Ganun yung tsuro. Comfortable ko dyan. Wala pang dumarating ha. 10 a.m. na. 12 noon! Sabi nung yaya ko, kuya kakain, hindi pa ako gutom. Kasi nahihina ako pag wala akong kausap. Kapag okay lang sa'yo, buong maghapon, wala kang kausap, at okay lang sa'yo, hindi ka seryoso. Kapag wala kang kausap, dapat feeling mo parang nabagsak ang negosyo mo. Tama? Wala dumadaan. Doon sa kanang bahagi ng garahe ko, nandun yung washing machine ko. True story ko lang. Wala dumadaan, alas dos na. Biglang may tumalon. Sa washing machine, pusa. Ngayon, totoo ito. Nung nagtugma, yung mata ko sa mata niya. Ano ka sabi ko? Huwag kang gagala. Huwag kang gagala. Ikaw to. Grabe tumo ko talaga, parang kasira ko hulo na. Minsan magkatawan ako sa sarili ko, no? Pero habang narinialize ko yun, ginagawa ko yun,